Kaya yun, gago. And, oy, mga sir! We're back. We're back. Game number 2, medyo na ano lang, may pinag-usapan lang po sa labas, pero nagbabalik ulit kami dito. Open for trade ako. Open for trade. Captain, open for trade. Na-stress ka ba? Na-stress ako. May wisdom tooth na nga, na-stress pa. Yun lang. Pero to Fnatic versus Ping Gaming, nakaisa na nga po itong South Americans against dito sa Fnatic. And wow! Fnatic, sila yung magmamars ngayon, ha? Mukhang papakitaan ni Ice. Itong si Lelis kung paano mag-Mars. Ano bang... na-stress ako? Na-stress ka. Di, okay pa rin. Okay lang yan. Kaya yan. Basta isang pro player dyan. Lang. Isang pro player Bala lang. Wala kayo dyan. Pasahin nyo yung GM natin. Wala kayo makasa. Makakuha lang tayo isang pro player. Pwede na yan. Maganda naman kasi na yung offer sa atin. Napakaganda na lang kung pinag-usapan na namin ni Kuya Nick. Goods para sa atin na yun. Kung titingnan mo, kung babasihin mo. Oo, oh, maganda nga naman. Napakaganda yun. Goods, kakabahan sila lahat sa ano natin. Maganda nga naman. Sa solid pusher. Ngayon, kakabahan ba? Eh, wala na naman kahit tag-iisa. Kita mo yung sa ano. Kompleto sila. May magandang support. May magagandang kuha silang carry. Di ba? Lalo na yung ano, Opa Shaker. Kompleto sila, di ba? Kompleto yung Opa eh, no? Ay, nako. Open for trade na lang ako. Open for trade. Oo, sige. Ako. Saan ako mapupunta? Patrade ka na rin, Rick! Rick, patrade ka na din! Patrade ka na din. Nilipat na tayo. Open for trade na rin tayo. Open trade na lahat. Shuffle na lang. Gawa-gawa na lang kaya tayo ng team kanya-kanya, no? Yung kanya-kanya na lang, no? Good evening, guys. Ayan, shoutout sa iyo, John Ray. And ito, yung mga kagimbal-gimbal na balita sa Civil War, malalaman nyo din yan, mga sir. Kasi dito, na-stress na eh, no? Sa mga drop na yan. Na-stress ako sa GM natin. Na-stress ako. Maganda na yung plano namin. Kita mo yung chat namin ni Kuya Nick. Papakita ko sa'yo. Kung ano yung plano namin ni Kuya Nick kanina. Oo nga pala mga sir, solid pusher na po pala ako. Uy! Hindi na, pinos na, gagi. Pinos na. Oh, pinos na. Oh. Bale. Tapos papalit namin, ikaw. Oh. Di ba? Siya. Oh. Gita mo yun? Oh, maganda nga naman. Eh, wala eh. Wala eh. Yung GM natin pala, ano eh, pala decision eh. May MVP na ba sa Civil War? Wala pa po nanalo, pero vote na po kayo. Bumoto na po kayo dyan sa Kuya Nick. And matatapos na yata yun eh. Alam ko, mabilis na lang yun. So, magboto kayo, react. And iboto nyo, di po pala ako yun doon sa cancer. Di ako yun. Ibang Kyle yun. Ibang Kyle. Cancerous 5. Ibang Kyle yun nandun. Huwag nyo iboto yun. Huwag nyo pong iboto yung Kyle dun. Hindi po ako yun. Pero ito na nga tayo. Game number 2 ng Fnatic against dito sa Ping Gaming. Nakaisa yung Ping Ayun Gaming, na. Ha? Oo nga. Up for grabs, Rebo. Ha? Rebo. Up for grabs. O, si Rebo na lang pick natin. Madaling gusto. Gusto ng idol, gusto ng genius. Sa amin na lang yun. Paano mo propose? Alis na ako dito. Ah, sige. Kasi ito na naman si GM eh. Pala decision yung GM namin eh. Pala decision. Kuya mo na yan, yung GM namin. Pala decision. Maganda na ang propose mo sa akin. Maganda na yung propose mo sa akin. Uy, tama na. Mamaya na yan. Mamaya mo na yan yung ano mo. Kailangan natin manalo sa season 2, Kyle. Mamaya mo na yung stress na yan. Meron akong sasabihin, may maganda ako ano eh. Para kay Rebo. Pero ito na nga. Pain Gaming. Ah, ano na yun? Ano to? Stream Snipe to?
Okay. Pero ito na, back to the game na nga. Medyo nagkakainitan lang dito sa labas kasi nagmi-meeting-meeting sila dito. Yung GM namin pala, decision. May sarili siyang decision sa buhay kahit hindi ako nag-a-agree. Nagdi-decision. So, kailangan, hindi na namin kailangan ng GM. So, pasensya na. Pero ito na, Pain Gaming. Nakuha na nila yung unang laban versus dito sa Fnatic. Meron sila. Tingin mo, kaya mag 2-0 ito? Mm-hmm. Tingin mo? Ayun na nga. Kaya naman dito ng Pain Gaming. Also, nakuha dito ng Fnatic yung Mars. Then, Mars also Dark Willow na magandang combo yan ah. Mm. Pag nag-arena dito sabay ng Ultimate Terrorize. Yun yung combo yan ng Fnatic eh. No? Kanina ko sa'yo nung nag-Mars yung Pain Gaming, walang Dark Willow pero sobrang lakas. Oo, tsaka, sobrang effective. Meron naman kasi dito yung Pain Gaming na pamburst kay Morphling. Etong si Lina din. Hindi na rin nila pinakawalan etong si Baratroom. Also, nakita ulit natin etong si Phoenix. Ngayon na Phoenix, maganda rin 'yan ha. Kasi kaya niya na yung mga normal attack na mas slow. Oo. Niya, especially pag nagkaroon ng dito yung Mars, nag-ulti siya, pwede niyang alam i-counter ko, na-buff yun. Siya eh. Na-buff yung Phoenix ngayon eh. Yung, kaya niya i-counter. Alam mo yung ano niya, yung Fire Spirits niya ngayon, di ba? Hindi na yung may delay. Kasi dati may delay yun eh. Ngayon, hindi na yata, basta meron, yung kanyang Fire Spirits. Alam yan ng mga nag-Phoenix player dyan. Ayan, wala bang mga nag-Phoenix dyan? Okay. Sabihin mo sa GM mo siya nalang maglaro. Ayun nga. Sabihin ko nga talaga yan. Mapala decision yung GM ko eh. Maganda na yung usapan namin kanina. Pala decision eh. Pero, eto na nga. Ang Pain Gaming ah. Kung makaka 2-0 sila dito, eh, syempre, yung Fnatic, medyo upset yata to for the Fnatic fans, no? Syempre, ang daming umaasa sa Fnatic eh. Pero kung matutu-zero man nga sila dito eh, sobrang unfortunate nang mangyayari na yun. Pero ayan na nga. Hindi nila kaya na patayin si dito. Itong si Ice. Grabe si Bat yun. Coming from Ice. And 444, mamamatay. Tsaka first hindi blood. Nila kaya i-go itong si Merce eh, against dito. Si medyo tanky na rin siya plus nandito yung backup agad na si Dark Willow. Bramble Maze lang malilimitan niya agad dito yung pag-go para kay Mars din. Yun na nga. So may tanong dito, Jovi daw mapupunta yung idol po, hindi po sila pwedeng magpalit ng player because they are the champions. So bawal sila magpalit ng player, bawal sila magpalit ng lineup, pero nako mid lane. Oops, pero buhay pa rin. Buhay pa rin dyan si 4DR. And nanganganim ngayon dito si Jabs. Abed naman, free hit dyan sa may top lane. Pero iyari pa rin dyan si Jabs. Oops. May poison! Ito si 444. Grabe backupan dito. Although meron global presence dito yung Pain Gaming, which is Barrelroom. Meron din naman itong Fnatic, which is Nature's Parapet din. Ayun lang ha. Nagbubunyi na dito yung Genius Hunters. DJ naman dito. So, mukhang maganda naman dito yung galawan ng Fnatic. Oo, gusto ko na nga ma-open for drop eh. Pwede bang open for drop na lang din ako? Pa-drop ka na. Palit kayo. Sabi si Joby. Ikaw ko palit. Joke lang. Pero ang ganda na naman na si Bat. Coming from Ice. And then, nandyan na din si Jabs. Global presence nandyan. And then, patay na naman dito si Leo. Nahihirapan dito yung Sven. Grabe naman yun. Pala decision then kasi itong si si Sven eh. Go nang go. Kahit walang kasama, no? Oo. Kahit walang kasama support. Oo, pero shoutout mo na dyan. Matapang kay eh. Boss Juan Franco. Hello. Yo, si Juan Franco, shoutout sa'yo. Yung Alo Academy, sana wag nagalawin. Oo, oh, hindi nag-aanin. Hindi na yung iba yun. New team yun. Solid na yun. Oo. Yowe pa lang eh, no? Maganda na yung bigayan nito. Grabe. Pero kita mo naman, oops, apat. 4-man rotation na naman dito sa top lane para mabigyan itong si MP. Oh, ayun na nga yung duel dito. MP,
Charge? Meron charge, pero nakapag-attribute shift eh. Oo, wala silang pang-burst at the moment dito sa Morphling. Pero inahabol pa rin dyan si MP, ah. Mm-hmm. Pero merong waveform. Mahirap, eh. TP pag out. Pag wala si Lina, hindi nila kaya patayin din eh. Oo. No, parang sarap. Sumama sa usapan eh, no? Kasi hindi tayo makakasama sa usapan. Kasi ngayon, nagkakasama na tayo. Maraming. Siyempre. Oo. Yun na nga, kailangan nating magtrabaho. Pero Ice. Meron siyang double damage rune dito. Kita mo to, level 6 si Ice. Rumotate agad, no? Mm-hmm. Magsasama-sama agad dito yung Fnatic. Parang ito yung ginawa ng idol sa amin eh. Pag may nag-online na agad, eh, magsasama-sama na agad sila to take down towers, to take down objectives. Sana sa solid pushers, pag naglaro, di mag-GG. Si Carl, di ka mag-GG. Ano lang yun? Joke lang yun. Di ba, nung kalaban namin yung idol, di ba? Hindi, joke lang yun. Hindi kami, ano nun. Kumbaga, alam na kasi namin nun na wala na talaga. Kaya nag-fake GG kami. Pati si Boss Eric nun, nag-GG din nun eh. Nung kalaban natin yung idol, di ba? Nung yung, sabi namin, nung game 3 yata yun eh. Yung nag-GG tayo agad, pero kinakancel natin. Boom! Pero patay si MP. Oo, yun din. Kasi hindi siya nakapag-attribute din. Ang bilis din ang follow-up dito ni Lelis. Maganda kasi sa side ng Pain Gaming, yung galawan nila, calculated nila. Once na gumang itong si 444, talagang yung follow-up na pang-kill nila, ginagawa din nila. Uh-huh. Although na wala dun si Lina, napatay pa rin nila si Morphling na nabigla din. Ang bilis, eh, no? Bilis talaga nabigla din si MP. Kahit pro player na yun, ha? Kita mo naman kung paano hindi naka-react dun yung Morphling ni MP. So, 2-4-2 at the moment, Fnatic and Pain Gaming. Sobrang dikit ng laban, ha? Ang ganda ng pinapakita dito ng South Americans representative dito sa Major, ha? Talagang dito mo makita na deserving talaga itong Pain Gaming na mapasok dito sa Epicenter. And ito nga po pala yung last major natin. Ang nakapasok mula sa minor is Alliance and NIP. Yun nga, yung dalawa. Oops, pero ito. Naku, yari yata dito si Leo. So, yung spear na naman nandyan, yung chain stun ng Fnatic. Napakagandahin. Mm-hmm. Mukhang ita-transition nila to into push. Oo, kasi meron din yung timing na catapult na dito na rin. Talagang, Uy, ang gandang arena. And then yung terrorize, hindi na ibibitaw. Nakasibat siya dun sa pader sa gilid. Pero maganda yun, kasi dalawang tanky heroes yung pwedeng mag-in dito sa side ng Fnatic. Yun na nga. Plus, meron silang NP na pwedeng manggaling sa backline. Pwede silang mag-TP dun kagad-kagad. Pero kailangan pa din mag- form neto ni S-Ben kasi kaya niya rin naman na palagan dito yung hero ng Fnatic rin. Mm-hmm. Ayun na nga. Sobrang disappointed daw si Makis Wu sa Solid Pusher. Bumawi daw yung Solid Pusher sa next season. Hindi, sabi niya. bawi dun. Rager. Kanino ang pagalit sa mga teammates mo sa GM pero patay dito si Abed. Medyo nag-overextend. Na? And then ice. Mapa-follow pa rin may yata. Charge yan. Oo. May charge. Pero malayo pa yung Baratro, ma. Mm-mm, pero eto na. Pero mukhang patay pa rin dito si ice. Inahabol pa rin siya dito ni Anil. Well, makapag-TP ba? Uy! Uy, na-dodge! Gundo nun, pero mamamatay pa rin si Ice dyan. And then, nahabulin ngayon, etong si DJ. DJ, makakaligtas ba? Oops! Wala siyang ultimate dito. Walang duel. Wala pang duel, pero may charge. At the moment, ang ganda nung pick talaga na Baratrom. Pero kailangan mo na yata mag-back dito ng Pain Gaming. Mm-mm. Because nandyan na yung reinforcement ng Fnatic. Lalaban ngayon. Gustong kumuha ng pick-off, pero yung kulang naman sa Fnatic ay yung lockdown sa support, no? Oo, tsaka dito kasi din sa Pain Gaming, hindi sila katulad kanina na ano, di ba? Meron sila na mabilis agad na bumakap, which is Mars. Ngayon kasi, si Baratrom, ang habol lang din na follow-up niya is etong si LC na hindi naman siya agad nakakapag-online. Then, kailangan niya pa ng Blink Dagger din. Pero, oops, napabayaan din naman etong si Sven na ang daming stock na makukuha. Ito at yung napakayaman niya. Oo, grabe to. Pag nakakuha talaga ng stock etong Sven, sobrang sakit niyan. Lalo na kay Morphling, pag tinalunan niya, no, hindi naka-react, no? Patay agad tong Morphling. So, by the way, guys, ay, wait lang. Op,
Here comes Ice, Oy! Ice, Ice. Ang gandang Arena of Blood. Terrorize magko-connect pa. Pero mamamatay pa si Ice, Ice, Ice. Mamamatay pa din dyan si Ice, Ice, Ice. And then DJ will also fall. Doon. Parang but hindi naging worth it yung ano niya. No? Kasi hindi siya na-secure yung pagpo-farm niya dito sa neutral eh. Napitas pa rin siya. Yo, bali yung finarm niya, nabigay lang din sa kalaban. Pero ito na. Mamaya. Wala pa sa Eric. Mm-hmm. So, grabe nga yun, no? Parang hindi nga worth it yun for the side of Fnatic. Pero pagdating naman sa teamfight, kaya rin naman na sumabay dito ng Fane Gaming. Eh. Boss Oy! Rebo into... Happy birthday, ah. Kay Boss Rebo dyan. Birthday boy. Birthday boy ni Boss Rebo ngayon. Birthday nga po pala ni Boss Rebo ngayon, yung ating technical director. Ayan. Ano, sino yung ten-read niya, boy? Sino yung ten-read niya? Uy, dati yung GH! Dati yung GH, uy! Ang bilis niya mag-decision, no? Kasi hindi tayo nakakapag-decision, eh. Pero nandito kami nagakas. Oh! Ayan din yung follow-up charge. Mamamatay dito si Jabs. Yung? GM namin pala decision, eh. Doon na yan. Pala decision yung GM namin, eh. Di naman kinukonsulta, no? Oo! And then Fane Gaming 6 and 5. Medyo maganda yung pinapakita dito ng both teams. Medyo dikit, ha? Oh, yung GM namin pala decision, doon na yun. Ayun pala si Kuya Nick. Pakita mo, pakita mo. Oops! Oh, pero mamamatay. Yata dito si Leo. Oh, abulin. Nandyan din yung Curse Crown. Mukhang hindi na ito makakataas. Oo, hindi na siya. Wala rin naman siya kasama dun eh. Hindi na overextend din yung pagpo-farm niya dito. Sa ano eh. Pero to naman sa bottom lane, may nagaganap din. Ang ganda stun coming from MP. Akala ko kay Lina galing yun. Pero here comes Baratrum. Op. Herbs. Spear, napakaganda. And then nandyan din yung Sprout para hindi makatakas. Mamamatay dito si 444. Oh, 6 and 8. 3 down sa side ng Fane Gaming. Now, si Shola hindi magawa ng ano, sariling diskarte. Oh, yung GM natin pala decision. Hindi magawa ng sariling diskarte, no? Yun yung mahirap. 6 and 8. 1K advantage for the side of Fnatic. And Sven naman dito. Ito, medyo binuboset siya ng Fnatic, no? Hindi nakakuha ng rhythm, eh. Sa pagpa-farm. And by the way, guys, yung mga bago na, mga bet lords dyan, i-check nyo yung bagong betting site ngayon. B-Game. Meron mga, ano dyan, meron mga market. Dota News, Market, ayan, Inventory. Prediction. Oh, predictions. Oh. Lahat ng latest update nandiyan na dito sa B-Game. Yes. Pero also, meron din tayong Arcana giveaway kung sino yung mga nag-download ng B-Game app dyan. Tama. So, malalaman nyo yan. At kaya, i-download nyo na dahil magro-roll tayo ulit ng Arcana winner mamaya. So, huwag kayong aalis and make sure to download B-Game kasi yun yung nauso ngayon na betting site eh. Mm-hmm. Laos na si ano V. Laos na yun. B-Game na tayo. B na tayo. Hindi na tayo V. B na tayo. B. Diba? Ang ganda nga ng promotion eh, no? Kaya i-download nyo na yung B-Game mga sir. 6 and 8 tayo. Tama naman, di ba? Wala. Artist. Grabe ka naman doon, Dan. ano ba sinabi ko masama? Ayan. Available na po na ba sa iOS? Check nyo lang po sa Play Store and then sa... Ah, wala pa sa iOS. Ah, oh, B-Game. Play Store pa lang tayo mga sir. Sa iOS, hintay lang tayo ng two weeks. Inaayos pa ni ano. Sino ba yung mayari? Ni Boss B-Game. Basta si Boss B-Game yun. Yun na yun. Yun na yun, si Boss B-Game. Kuhiling na nga, sir. In two weeks, mga sir, madadownload nyo yung B-Game. And two drops. Ewan ba? Pwede ba open for trade na lang ako? Ako na lang open for trade. Ang sakit sa ulo. Ah? Trade na lang yung GM namin. Pillage herbs. Lugi-lugi na kami. Pero yari si Jabs dito. Nagdi-deep ward lang na. Damay pa nga yung civilian. Sakit sa ulo. Pala-desisyon yung GM namin.
Goods na nga eh. Okay na para kay Alec. Sabi ni Alec, oh, okay lang. Retrade ko yung trade namin para kay Reese. Goods, di ba? Pero, ewan ko ba? Yun yung usapan namin ni Kuya Nick eh. Oh, pero yan yung Yosefter setup. Here comes Ice. Arena of Blood. Nandiyan na din. Pumasok pa yung Paratrum. Agad ng combo. Gusto nilang lumabas pero ayaw silang palabasin. Go, ice. Pero kung buhay yung Phoenix doon, kaya nila sabayan yun eh. Kasi, wala yan pala decision niya. Try nyo na yan. Bathroom sa'yo, Village. Village, bathroom sa'yo. Sakit sa'yo. Bad trip sa'yo. Nawala na ako sa pagkakas eh. Okay na, sabi ko, goods yun. Ang ganda na over sa akin ni Kuya Nick. Maganda. Paglabas ko, hello! Ewan ko ba dyan? Ayan. Boss girl, patanong nga po. No po. Ano ba yung dating ate ni Shola? Huh? Bala decision. Oh, nagbo-vlog pa dito si Red. Galit sa'yo, Pilaj. Hindi mo daw siya kanonsulta. Hindi mo daw siya kanonsulta. Wala na, done is done. Ayaw na nga ni Kuya Nick. Done is done. Three-team trade na lang. Pero wala na. Pero ito. Wala na pag-asa. Na. Game 3 pa na. Pag-asa, no? Wala na pag-asa. Boss Kyle, di na daw maalala ni Luigi. Utang na sa'yo. Grabe naman yun, Howard David. Sabi mo sa kanya, yung utang niyang ano. Pero wait lang, ganda na naman ng Arena of Blood. Pero nandiyan yung Phoenix, ha? Oh. Ay, nangayong itlog. Pero makaka-out dito yung Morphling. Oo, pero oops, kita mo naman. Na-position yung Sven, pero buti na lang. Ang ganda ng ginagawa ng Fnatic dito. Hindi nila nilalabanan once na nagpa-pop dito ng egg etong si Phoenix, eh. Ang hirap din lumaban na sa, kahit na sa arena sila. Plus, kasi sure naman stand din sila, follow up stand, lalo na pag nag-pop yung egg dito ni Phoenix, tsaka naka-double damage din naman sa S-Ben. Ang hirap din. So, wala nang ultimate etong si Phoenix. Pwede silang gumawa ngayon. Ayan. Nasaya ng ano, ni Boss Eric dito, ha. Bakit? Kihina mo. Gago. Ano sabi? Sabi na, pares daw butaw, boy, sabi. May nag-comment, pares daw butaw. Nung nakapipaste lang yan, kinapipaste lang. In-edit niya pa. Matindi. Matindi sa iba sa Eric, eh, no? 7-11. 7-11 nga yung score. Sumakto pa, pero may nagaganap dito. Walang pang Arena of Blood, ha? Pero mukhang mamamatay na naman dito yung Sven. Ooh. I mean, si Lelis. Ang ganda rin talaga dito ng pick na Mersin. Laging nagka-online once din na pag nagkaroon ng Dragon Tournament. Lang, si, no? Abed. Also, pag nakakapag-blink, Dagger. Pero kita mo naman yung vision dito ng Fnatic. Talagang na-overextend na rin nila dito sa base ng Pain Gaming. Makatakas ba ito? Oh, may Spear of Mars na naman! And mukhang nga si Sven dito, yari na naman yata, may waveform coming from MP. Here comes Abed. Popsy. Mamamatay na naman dyan si Leo. And Pain Gaming, isa-isa silang namamatay around the mapa. Hindi sila makalabas ngayon at the moment. At alam nila yung threat ng Fnatic na sobrang laos silang pumitas ngayon sa tempo ng laro natin na to. Kasi sa Pain Gaming, kung titingnan mo yung Sven hindi makakapag-farm, wala talagang bubuwat eh, no? Sa lineup ng Pain Gaming, di ba? Although sa Fnatic kasi, meron silang space creator dito na Mars, pero ito, bumawi yung Pain Gaming. Mapapatay naman nila dito yung position 5 ng Fnatic, which is Jabs. Pero parang hindi worth it yun eh. Kasi namamatay lagi yung core dito ng Pain eh, no? Tsaka ang aga din kasi ng item neto ni Mars eh. Although, itong pang si Morphling, hindi na nila napapatay. Hindi naging successful. Ginagawa kasi ng Morphling, hindi siya nagpapakita sa mapa hanggang wala pa siyang link. Oo. Para, kasi hindi siya napipitas dito ni Baratrum. Kasi masaka link siya, hindi siya ganun din kabilis eh. Sulit din yung link and item sa kanya. Tama. Kasi dalawa yung madadodge niya din. Itong charge, Duel.
yung duel, oh, di ba? Yung stun, ang dami, Laguna, kaya oh, sulit din para kay Morbi. Hindi siya bigla-bigla na mapapatay at mapipitas din dito sa teamfight. Napaganda na ng item pick-off dito ng Fnatic. Pero here comes Pain Gaming. Let's see kung meron ba sila mahanap dito sa kanilang smoke rotation. Ang GM at boss, paano gagawin para makasal sa giveaway? Isa lang yan, i-download mo lang yung B-game. Download mo lang yung B-game, garantisado, kasama ka na sa giveaway natin. Pero here comes the spin. Nagalit dito si Leo. Ikaw kayo, kanina nyo pa pinagtitripan. Pero ice. Three-man, Arena of Blood. Pero ayun yung ano, Phoenix, napakalayo ng itong niya. Si Abin, naka-BKB, hindi nila matamaan. And Fnatic nga, sa kanila pa nga yata itong teamfight na to. Pero mapapatay din naman nila si Jabs. On the other hand, Abed blinking in, pero may vessel na nailapag. Mamamatay ba yung Lina? Nag-buyback agad dyan si Jabs. Pero na-focus down si Abed! Whoopsie! Oh! It's a disaster for the side of Fnatic. And here comes Lelis on his Legion Commander. May dagger. Masisigil pa rin nila itong ano. 6 seconds dagger. Hindi wala na, rin siyang duel na 5 seconds pa yung cooldown. Ang ganda rin kasi ng pop din. Neto ni ano ni Lina, ang ganda ng mga position niya eh. Nagpuno-puno lang siya para hindi siya napo-focus. Kahit na wala siyang mana, yung normal attack niya lang din. Masakit pa rin, pero Midas, meron na rin dito itong si Phoenix. Ah. Maganda rin niya para makahabol din agad siya sa farm. Nako, pag Midas, tapos may talent pa dito yung Phoenix na plus 90 gold ba yun? Plus 120 yata yun eh. Alam ko may talent si Phoenix level 15 or level 10 na 120 gold per 90? Minute yata. Or 90 lang ba yun? 90 lang. Pero uy, EGDC boss! EGDC, salamat sa pag-send ng potion dyan. Ayan, salamat. Kung nasa ka man, boss, maraming salamat. Ang dami mong blessing na binigay sa akin. Ayan. Grabe naman si Yowie. Si Yowie ba yan? Si Yowie ba yan? Hindi. Grabe ka naman, Yowie. Hindi yata, ayaw ko lang. Oo. Wala kasing sounds eh, kaya ano. Pero wala naman tayong lag. Ayan ang mahalaga. Basta hindi lag, maganda yung feed natin. Okay yan. Ayan. Pero going for BKB na nga din itong si Sven, ha? So, 11 and 15. Medyo dikit pa yung laban natin. Hoy, may aganims na nga din itong si Lina. Medyo mahihirapan sila dito. Kasi ang bilis niya na kahit na naka-BKB pa siya, kaya niya na siya imang burst down dito. Lalo na pag may na-duel or mahabol sila dito. Pero 5 naman para kay Nature's Prophet. Let's see. Ito naman Fnatic, meron silang so, smoke. Sila, nakita nila itong si ano. Gusto yata nila dito yung Phoenix, ha? Tingnan natin. Pero mukhang hindi sila go-go dyan. Mas gusto nilang pumili dun sa may magpa-farm na area. So, tingnan natin kung may mahuhuli ba dito. Pero, may mabibingwit ba yung Fnatic? Hindi kasi worth it kung mag-pop yung sod nila na support lang din yung kukunin nila. Mabobosit sila kasi makikita yung galawan nila kung saan sila magpo-position. So, gagawin din dito. Counter flow lang din dito yung Fnatic Gaming. Oo. And ganda nga ng pwesto nila doon. Diba? Nag-smoke yung Fnatic. Walang nakita yung Fnatic. So, mukhang gusto yatang pumush dito na ngayon ng Fnatic sa baba or it's either baba or mid lane. Trade na lang din. Trade na lang. Pwede nga trade. Ito, nag-defend dito si 4DR and also itong Phoenix. So, pero kita mo naman yung vision dito ng Fnatic. Ah. Once na magpakita siya dyan, kaya siyang pitasin dito neto ni Ice. Sobrang lalim nga ng mga wards dito ng Fnatic. Kasi may follow-up din itong si ano. Uy, pero iba yung trip ng Pain Gaming. Gusto nilang mag-roshan dito. Wow. Kasi nakita din nila yung positioning ng Fnatic na nasa mid, also nasa bottom lane. Ang ganda, diba? No? Hindi na wawala yung composure. So, kung aggressive kayo sa amin, kung nagpo-push kayo, hahanap kami ng ibang ano. Pero mukhang alam ng Fnatic. Mukhang alam ng Fnatic. Naku, kailangan nilang patayin. Nag-pop na nga ng BKB dyan para hindi siya ma-disrupt. Nakuha. Pero Aegis, sino makakuha? Nakakuha ng Sven. And here comes the power of Lina. Pero mamamatay din yung Lina dyan. Pero buyback committed for the Lina. And then meron pa nga nagaganap dito. Gusto lumaban ng Pain Gaming. Pero Fnatic, magbaback off na sila. Ang gandang stun!
galing dito sa Lina, nakaka-buyback pa lang, Abed, mamamatay din. Nahabol pa. Eh, nahabol naman dito sa 4-4. Meron na Yules, pero here comes Benz. Tananan! Uy, nakapag-waveform out. And, pero ang ganda nun for the side of Ping Gaming. Pero kailangan nila transition yun. Nababasag nila itong dalawang ano mid lane. Then dito, dalawang tower. Dapat makuha nila yan. Plus, ma-flow nila yung bottom lane. Then dito. Oh. So here comes Ping Gaming. Tingnan natin. 14 and 16. 7 days ban. But galit na galit si, ano, si Yowie Dotes. Galit na galit si Yowie Dotes. Pero kay tama naman, nakuha pa nga nila. Then, kunin daw natin si ano. Oh, pwede nga naman, di ba? Lahat ng butaw sa atin na. Okay lang. Okay lang. Bigay niyo na sa amin. Bigay niyo na sa amin. Okay lang. Pero ayan, dapat din nakuha nila agad habang patay din yung mga core dito ng Fnatic. Oh. Plus, pwede silang mag-farm pa rin dito. Oops, going for link na rin nito parang ano si Morphling. Dapat di binaban yung ano eh. Dapat pinaparamin, di ba? Para dumaming viewers natin. Mm-mm. Magtawag ka pa, Yowie Dotes. Tawagin mo na yung mga, tawagin mo pa yung mga tropa mo dyan. Kaso napansin natin eh, sayang. Napansin natin si Yowie. Pero alis na tuloy si Yowie. Nabantuloy. Pero magtawag ka pa. Kung eto si Frank. Uy, salamat. Franz Pauk na nag-send ng glow stick. Ayan. Shoutout sir boss. Pero 14 and 16 yung score natin. Ping Gaming. Ganda kasi ng pick nila dito eh. Nakabawi yung Sven. And syempre sa Sven naiikot yung game nila eh. Lina nasa likod lang. Kumbaga, damage dealer na lang. Mabitaw niya lang naman yung Laguna niya and yung mga skills na dyan. Goods na. Sa Sven talaga iikot na nakabawi. Kanina, dapat, maganda rin kasi dapat na makaposition din si Lina talaga. Para nabiburst at nabiburst niya. Kasi naka-BKB na rin dito yung mga core ng Fnatic eh. Tama. Pero Lincoln naman dito para kay Morphling. So, ano na, hindi na nila basta-basta na mapapatay ito si Morphling. Nakaka ano na, paano kaya nila papatayin to? Pero may ano naman eh, may anong tawag doon, yung Laguna Blade, 'di ba? Tumatagos siya sa BKB. Pero to si Jabs, ha, mukhang nagpupuno-puno lang dito. Fnatic gusto yata nilang lumaban ngayon sa late game man na no. Oo, late game man na siguro yung eh. Tempo nito. Pero na-farm din dito ni Sven. Oops, na ping. Hindi kita. Hindi ba kita 'yan? Hindi. Tingnan natin mukhang fog. Oh, naka-fog. Fog lang din. So, farm lang na muna din dito sa side. Pero meron na rin siyang fight dito. Maganda against kay Lina. Also dito rin kay, ano, kay Phoenix. Hindi din. Ang hirap kasi, dapat hindi sila makapuesto itong si Phoenix. Kailangan ma-hit siya dito ni Morphling. Hindi pumasok sa arena itong si Morphling. Yun ang dapat gawin dito ni Morphling. Siya lang din yung si pipigil eh. Ang ganda ng smoke dito ng Ping Gaming ha. Pumasok agad dito yung Sven. Napop yung BKB. And near, oy, napop yung Lincoln, I mean. Pero merong, out-position ano, na sila dyan. Oh, na-position na yung Fnatic. Iwai-walay na sila. Ang ganda nung ginawa ng Sven. And then sa likuran, basag dito. Uy, pero Abed boy pa rin pala. Pero nandiyan yung yung duel. Oops. Abed, ang ganda nung ginawa dito ng Ping Gaming. Hiwai-walay na sila. And right now, Abed, nilikuran ng Sven. Mamamatay talaga siya dyan. Batay, wifey ano sila? And itong Morphling, nako po. Walang mana. Walang mana. Pero walang mana si Sven. May vessel din, mga sir. And may Aegis pa yung Sven. Mukhang dedere-derecho na po dito yung Ping Gaming. Dahil walang buybacks yung talong namatay sa side ng Fnatic. Pero ito si DJ, trying his best para hindi makapag-defend. Ang gandang blink out nun coming from the DJ. Pero napakalayo pa ng creep wave nila dito. Plus, mag-e-expire na yung Aegis. Then, kaya grabe yung talon din dito ni Sven dun eh. Grabe yun. Ang ganda nung ginawa. Kumbaga, wala nang ano, paligoy-ligoy pa eh. No? Alam nila na may Aegis advantage sila. Alam nila na kaya nilang i-go. Nung pumasok yung Sven, nagkaganda loko-loko yung Fnatic. Iwai-walay sila. Pero kailangan na nila mag-back, mag-e-expire na yung Aegis. Plus, mabubuhay na dito yung lahat ng hero ng Fnatic. Pero lalaban. Nahuli na naman dito si Jabs. Ang kakabuhay pa lang. And then, grabe naman Batay, dito. Grabe yung sunog dito niya, no? Grabe yung damage. Pero MP lalaban because nandyan si Ice. Expire na rin yung Aegis. Expire na din yung Aegis. Mukhang mapapatay naman nila dito yung Phoenix. Up 4-4. Masyado silang doon. Naging
ano, naging overconfident. Overconfident kahit hindi pa nila nabasag yung mid lane tower. Di ba? So, dapat, nag-back na sila kasi wala na silang ibibigay na skill doon. Plus, buhay na lahat ng hero ng Fnatic. Plus, kulang pa sila sa teamfight. Oo. Ayan. Sabi ni... Di, mahina lang po, boss. Ako nga yung pinakabutaw sa amin eh. Kaya nga, tinanggal. Kaya tinanggal. Oo. Kaya tinanggal ako. Kasi pinalitan na namin, butaw ulit. Boom! Wala naman lakas. Nasa chemistry talaga. Oo. Oh, grabe naman kayo. Oo nga naman. Basta may chemistry talaga. Bakit nyo ba pinakawalan si Kyle, yung dalawang genius hunter dito? Pinakawalan nyo na talaga siya. Nilaban mo. Okay lang, okay lang. Wala naman sa akin, oo, kahit saan. Ayaw, kasi gusto rin mag-support. Ayaw ka nila sa team nyo. Ayaw nila ako. Kasi... Di ako sumusunod eh. Pag alam ko na medyo tabingi yung ano sa akin, command sa akin, di ko talaga susundin. Pero alam ko pag nasa tama. Dapat ipaglaban. Nasa tama, oo. Oh. Paglalaban, wala na. Wala na eh. Solid pa rin daw. Pa-decision eh. Ang ganda sana nung na-try na ano na sa amin eh. Wala na, na-pick na eh. Na tayo. Dalawang tabahan ano, kayo no? Dun, no? Oo. Utek. Dalawang takot ano? Takot kayo dun. Ayong baka ayaw nga ni Pilach na pakawalan si Shan. Hindi, open for trade na nga siya, di ba? No, alam mo naman, pag gusto umalis, go lang, di ba? Bakit pipigilan? Mga ganun. Oo, yata. Ayun, shoutout pala kay Save. Yan ba yan? Save money by rain from watching from UAE. Ano ba yan? Brand ba ng t-shirt yan? Oo nga. J-Nance. Parang ano yun, no? Parang brand ng UAE. Oo, pero yan na naman. Nako po, delikado dito si DJ. Nagliwaliw. Pitas na naman. Patapos na. Patapos na. Patapos na. Sa ulo. Nako po, may trade na dito. Ice naman. Ayun na nga yung spear. Oop! No, mamamatay right, ito, right, mamamatay! Right. Mamamatay nga. Double kill pa nga for 4DR. Saan yan, Salina? Grabe, hindi na kaya dito sa teamfight ng Fnatic. Yung pain gaming niya, grabe rin yung ano, sakit din na ng damage dito na S-Bend kahit na mayaman. Hindi rin siya makan eh. Laban eh. Mm-hmm. So, tingnan natin. 21 and 19. Patanong naman kay Boss Eric, bakit max priority yung mana drain? Ayan, sa Lion expert si Boss Eric. Sagutin mo nga, Boss Eric, bakit nga ba? Hindi na uwi, tapos naka-trunkel ka pa. Parang mabusan yung mana na kalaban. Naka-fountain ka pa nga nun. Parang nasa fountain ka lang. Di ba? Efficiency. Hala. Efficiency wise. Alawan ko sarili ko. Oo, kanya-kanyang pananaw sa buhay. Kanya-kanyang trip yun. Pero effective naman yun. Kung melee yung ano, yung offlane na ano, binoboset. Hindi effective yung level 1 pa rin yun. Oo. Na 2-0 kayo ng Ice Spirit. Huwag mo naman bad tripin yung teammate ko, Rick. Bad trip na nga eh. bad trip na nga ako eh. Biglang magwala ito eh. Pero ito na nga. Itong Pain Gaming. Nako po, they will go for the top lane na nga po. Napakabilis na nga magbumasag dito ng Sven. And hindi na makalabas ngayon yung Fnatic. Okay lang naman kahit matalo sila. Going for lower bracket naman sila dito. Pero ito na, nagsod sila. Ito na nga yung Fnatic, yung laban nila dito. They will go. Lilikuran nila. Nako, nakita na nga Sven. Pero hindi na pagpap ng BKB. Ayan na nga, lumaban. Pero grabe yung damage sa Sven. Grabe yung damage sa Sven. Inubos yung angkan ng Fnatic dito. Pero mapapabuyback dito yung Baratrom. And hindi pa tapos dito yung Sven. Meron pa siyang God Strength dyan. Pero na-focus down dito yung Sven. Kailangan yung tumakbo. Epi, nahabol dito yung Sven. Oh, na-stun! Nasaan yung right clicks? Hindi maka-right click dito yung Sven. Na-sprout siya doon. And then, nandiyan pa nga yung Baratrom. Wala na nga pong Sven. Walang buyback dito yung 2 cores ang sign ng Pain Gaming. Nasibat pa ngayon. Nako, yari na nga ngayon yung Pain Gaming. Kamalian yata para sa kanila. Pati na, yung Phoenix na damay. Masyado nag-overextend din si S-Bend dito. Pero nag-backup. Makakatipi ka doon, boy. Ayun na nga din. Pero 3 down yung for the side of Pain Gaming. Nag-buyback pa yung Baratrom doon. Pero kung
Yung Lina din kasi nabigyan sa likod eh. Ang ganda rin ng ano eh. Oops, tinorsinisyon nila agad dito sa Roshan. Ito na nga. Nako, ito na yung bawi ng Fnatic ngayon. Sabi niya na, hindi effective yun. Kung maliit lang mga hero ng kung strength hero, ihigupan mo wala din. Hindi, pambosit, di ba? Pambosit, no? Wala naman mahigupan. Hindi, kasi pang-counter siya kay Mars. Na nag, yung mga nagde-depende sa mana heroes. Hindi. Sa mana na ano. Mas maganda pa rin yung stun. Stun na Earth Spike level 1, no? Wala kayong pake. Wala akong pake. Kanya-kanya lang na preference yan. Di ba? Kanya-kanya preference lang yan. Pag nanalo, edi okay, di ba? Eh, nanalo. Oh. Nanalo si Boss Eric nun eh. Oh. Edi okay yung build na yun. 23 and 23 tayo. Oops. And yung mga streamers natin, mga sir. Ayan. Para may pagbubugan dyan, no? Yung isa nga dapat ilalagay dyan eh. Sobrang puti kasi yung mga feature eh. Parang ano eh, no? Yung ang boring naman dito, sino pwedeng kasuntukan? Yung parang ganun yung ano, no? Aura mo dyan, no? And then yung mga lalaki naman, ayan. Ayan. Abangan nyo po yung mga streams nila, araw-araw po yan. Mga lalaki at halo. 8 months preggy yan, 8 months preggy. Lalaki at halo yung mga yan. So, let's see. It's sobrang dikit ng laban natin. Siyempre, hindi naman basa-basa papatalo dito yung Fnatic. Pero, sa kalagayan kasi dito ng laro, tingin mo ba, Sho? Hmm? Hindi mo ba sa payag ka pa sa trade niya, Sho? Anong trade? Wala nga nang trade. Bahala kayo dyan. Oo. Pati sa picture, bad trip. Lahat tayo bad trip. Okay, pero okay mo bad trip, mga sir. Pero kita mo naman dikit yung laban pa rin nila, no? Dikit din yung trade. Dikit din yung trade. Sumasakit yung bagang ko. Wisdom tooth pa, Mor. May wisdom tooth ka pa niyan, no? Mm-hmm. Bad trip ka na, may wisdom tooth ka pa. Parang buong kalingkingan ng katawan ko masakit eh. Yan lang. Ano bang pinasok natin sa Civil War kasi na to? Sakit lang sa ulo eh. Pero ice. Ito, good choice sa kanya. Halberd for the Sven, no? Mm. Halberd. Pero may Aegis pa rin dito. Itong si MP, ah. Nag-BKB rin siya, para hindi siya basta-basta napipitas din. Ang ganda rin kasi ng ginagawa dito ng ano, eh. Pag na, no, yung heal dito ni Phoenix, hindi enough yung masustain, eh. Sayang, eh. Kaso, hindi enough para masustain si Sven. Kasi masyado siyang nag-forward. Eh, nababramble maze dito yung kakampi niya sa likod. Kaya wala siya napafollow up. Kita mo yung nag-hubble siya kanina. Oo. Ganun. Pag ganun ang ganun yung nangyayari sa teamfight, matatalo sila sa teamfight. Kasi yung vision din malagay, no? Eh, no? Sa screw daw. Pero to, medyo lilo muna tayo, Fnatic. Gusto nilang umanap ng objectives dito, ha? Ayan na nga din. Plus, may Aegis pa sila dito, kaya nagmamatapang din sila mag-front. Maganda rin, may Halberd na rin dito, itong si Mars. Yun. Si meron din Ethereal Blade. Pag nagkataon, for the Sven. And ayan na nga, top lane. Nabasag na po dito ng Fnatic. 23 and 23. Grabe ka naman mga tawagan dyan. Grabe mga tawagan dyan, ah. Ni Kuya Nick. Oh, may trade na yan, ah. Grabe, talaga walang malulugi, no? Tayo na nalulugi dito. Dalawa pa tayo solve ng takas. Yung GM natin pala decision. Yung GM natin nandun. Ay, ganda. Yung GM natin nandun. Gusto ko na nga pa-open trade na ako, eh. LFT na nga ako. Oh, LFT. 23 and 23. 1,000 3,000 pala yung laman ng Fnatic. Mm-mm. Plus may Aegis advantage pa sila dito. Oy, napakayaman. Yaman ni DJ, no? Oo. Ito mo sa kumukuha ng pera yan. Yaman ni DJ dito. Meron siyang Sight of Vice. May another lockdown na naman sila. Pero kita mo naman, palag-palag pa rin dito si Sven. Pero lahat sila dito, naka-BKB na. Kita mo, sa side ng Fnatic, eto na lang si DJ yung wala. Oo nga. Nako po, paano kaya lalaban yung Pain Gaming dito? Kailangan nila siguro nila mauna, no? Mm-hmm. Maunahan nila dito yung Fnatic. Aso sobrang hirap eh. Kaso pag nauna sila doon. Daga.
Grabe naman si Kuya Nick Mambosit niyan dito. Grabe. Ang malaga ang importante. Ang malaga ang importante. Hop. May smoke dito yung Ping Gaming. Nagkakas ako, huwag ka nga dito. Kukuli mo eh. Uy, nanggugulo. Nanggugulo kayo sa casting namin dito. Tapos yung mga basher namin sa YouTube dyan. Baka sabihin, hindi kami nagkakas. Pero ganun na nga yung sasabihin nila, i-comment nila. Magkas naman kayo, mag-focus kayo sa game. Oh. Pero eh, mag-focus na tayo dito para di na sila mabad trip sa atin. Ang ganda nung gagawin dito ng Ping Gaming ha. Alam nila yung pwesto ng Fnatic. Pero mukhang hindi nila i-go-go. Nandiyan pa rin yung risk na baka matalo sila dito sa clash. So, mag-i-stay na lang muna yata sila dito sa high grounds. Hihintayin nila yung Fnatic na mag-push. Oops. So, tamang pakiramdaman lang for both teams. So, farm. Farm-farm muna. And then, pakiramdaman ulit. Farm-farm. Ganyan naman yung Dota eh. Hmm. Diba? Pakiramdaman lang muna. Hindi sila din nalaban dito kasi may Aegis pa eh. May Aegis hintayin din. Nila na eh, mag-expire pero yun na, wala na rin. Oops, pwede ayan na silang gumaw dito. Oh. Pero, oy, ayan na nga. Ayan na. Mag-go na nga sila dito. Oop, uy, nag-stun. Hindi pa kita yun. Ah, ayan na, pining na. Pining. Alam. Ping. Oo. Alam na nga dito ng Fnatic. Ayan, nag-pop na yung smoke dito ng Sven. Pero ang ganda ng pwestuhan dito ng ano ha, Fnatic nasa high ground sila pero naunahan si MP. Mamamatay agad si MP dyan. And then ito naman si Abed na kulong. Ang katin ng damage sa Sven pero nakakain ng keso. Nakakain ng cheese. Pero Arena of Blood wala pa rin damage yun. Pero ang ganda stun. May ultimate na. And then ultimate dito ng Phoenix. Pero ubos dito yung Pain Gaming. Ahabulin ngayon dito si Leo. Mamamatay din siya dyan. Ubus! And 4 down sa sign ng Pain. Grabe. Pero meron silang buyback. Sa pwede pa silang dumipensa. Pero itong si... Oh! Ang Batay, ganda shotgun nun. Buyback, apat na hero buyback, dito sa Pain. Buyback, apat na hero. Napaganda pa nga. Lalaban sila. Oops, hindi na. Ang hirap eh. Lamang sana sila dun kung napop din neto ni Phoenix yung kanyang ultimate eh. Hindi siya naka-ano, yung ultimate niya nasayang lang din sa wala. Kailangan pag nagkaroon ng arena plus terrorize, i-drop niya agad yung ano niya rin. Pumuesto siya doon. Kahit na rin nasa loob siya ng arena, hindi naman siya epipen kasi pupukos nila itong si S-Ben. Yung dalawang umaalog-alog eh, no? Itong si S-Ben plus also ito rin si Dine. Ayun na naman, may nahuli na naman si Ice. And dieback nga yan. Ito na yung mahirap. Pag binabakuran na kayo, no? Pag isang labas nyo lang, eh, patay agad. Iyan na nga yung kinakatakutan dito ng Ping Gaming na mangyari. Nangyari na nga. Goat666. Ayan, shoutout sa'yo, boss. Goat666. Ayan. Demonyo ka ba, boss? 666. Grabe yung pangalan mo. 666, no? Pero, dieback din dito. Itong si Baratrom, ha? Pwede sila ngayon mag-high grounds. Yes. Grabe. Alam na ng Fnatic to, eh. Alam nila na saan nila na to, eh, no? Doon pa lang sa nangyari na yun. And mukhang dederederecho na nga dito yung Fnatic. Nako. Oh, ayan naman. Diretso agad sa mid lane. Wala nang patumpik-tumpik pa for the side of Fnatic. Space. Siyempre, di naman mag-buyback. Kaya baka mag-buyback 1 seconds yan. Siyempre, di naman mag-buyback. Para nami-miss mo. Para nami-miss mo ah. Na. Para nami-miss mo ah. Nami-miss ni... Oh, pero BKB agad. Ayan na, Arena of Blood. Ayan, sinasabi mo, Shola. Pero siya yung finocus down agad. Pero maaabawi ba dito yung Ping Gaming? Mamamatay din dyan si Leo. Dive-back sila. Dive-back lahat. And mukhang ito na nga yun. GG na nga. At kita mo na si Abed. Napakatapang. Rekta. GG na nga po to. Oh. Meron tayong game number 3. Napakagandang laban. Wala pa, pumupusa pa yung Pain Gaming, di pa nag-call. Ito si GG Boy din ito eh. GG Boy na yan, okay. Hindi pa, abang may throne, may pag-asa pa yan. Oh sige, okay. Yan. Sorry. Hanggang may throne, hindi pa sila susuko dyan. Oh, patay na naman dito itong Lina. What? Shotgunin mo sa mukha. Dominating for MP. Wala na silang magawa dito. 90 seconds pa yung dalawang core. GG na nga din dito. Sinabi, nag-call na. Yun na nga, nag-call na. Ayan, pwede na. Game 3. Okay, game 3. Hanggang hindi nag-call ng GG, hindi yo, GG. Yo, may game 3 na tayo, mga sir.
Napakainit ng laban na yun. And sabi naman sa inyo, hindi papatalo agad yung Fnatic dito. Maganda rin kasi. So magbabalik tayo for the game number 3 sa mabilisan lang na break. Dito pa rin yun sa Nemo TV. Ako nga pala si Kyle. Shala. We'll be right back. Peace out.